What's up guys, I'm back para sa panibagong video tutorial. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-live stream sa Facebook gamit ang OBS Studio at ang e-power mirror para sa ating mobile device. So without further ado, let's get started. So ang gagawin lang natin ngayon dito sa ating computer, kailangan nating i-download yung dalawang software which is OBS Studio and e-power mirror para sa ating mobile device. So ang gawin lang natin, punta tayo kay Google, type natin OBS. So open lang natin tong link na to, yung website na to. Windows para sa mga Windows users, macOS para sa mga naka-Apple and Linux. So pipili natin dito is Windows dahil naka-Windows tayo. So ayan, nagda-download na siya at ang kasunod naman nating puntahan ay ang e-power mirror. So open lang natin to. Download natin siya for Windows. At yun na nga, da-download na yung dalawa. A few inches later. Pagka-open mo ng e-power mirror, so magkakaroon siya ng suggestions kung gagamitin mo ba i-guest, free account, or VIP account. So ang gawin lang natin, mag-sign up tayo para magamit natin yung advanced feature ni e-power mirror, which is the most important sa pagla-livestream natin. After mo mag-download ng e-power mirror sa computer mo, punta naman tayo sa mobile device natin. Gawin lang natin sa mobile device natin. Punta lang tayo kay Play Store. Search natin ng e-power mirror. Open mo lang to. I-download mo lang siya after mo siya ma-download or install. I-open mo ang e-power mirror mo sa device mo. And after nyan, tap mo lang tong bilog sa baba na may letter M. So i-connect ko siya through Wi-Fi. Pwede mo rin siya i-connect through USB debugging or USB cable. Pero para sa akin, mas komportable ako sa Wi-Fi dahil less hassle siya. Wala kang wire na nahihila or nahihigit. After nyo ma-detect yung PC ko, tap mo lang to. On-screen mirroring. So yun, okay na. Connected na yung cellphone sa computer ko gamit ang e-power mirror. Accurate siya at real time kung mapapansin niyo. Sabay na sabay siyang gumagalaw. So after natin makonect yung cellphone natin sa desktop natin using e-power mirror, ang gagamitin naman natin ngayon ay ang OBS Studio para sa pagsasetup ng live stream natin. A few moments later. Upon installation ni OBS Studio, open mo lang siya. And after mo open, magkakaroon siya ng Auto Configuration Wizard. So, sinasuggest ko sa inyo na gamitin nyo yung Auto Configuration Wizard para hindi kayo mahirapan sa pag-configure ng setup ni OBS. Dahil si OBS mismo ang bahalang mag-optimize nito, depende sa specs ng computer mo at speed ng internet mo. So, mas re-recommend ko sa inyo na gamitin nyo itong Auto Configure Wizard. Okay. After natin ma-auto-configure si OBS Studio, so ang gawin lang natin dito sa scene, mag-add lang tayo. Live stream. Game. So meron na tayong new scene dito. So after natin mag-add ng new scenes, gagawin natin, muli natin kukonect si cellphone through a power mirror. Open lang natin sa device natin, connect natin si cellphone kay desktop using a power mirror. Tap lang natin. So kapag connected na siya, open mo lang yung Mobile Legends mo. And then balik tayo kay OBS Studio. Right click, add. Window capturing. So hanapin lang natin dito yung a power mirror. Itong main. Select natin itong may main. So, ito na siya. Lumabas na si a power mirror kay OBS Studio. So, ang gawin lang natin, i-resize lang natin siya para mag-fit sa screen. I-lock lang natin to para hindi natin magalaw. Rename natin siya to Mobile Legends. So, ang kasunod natin gagawin para naman na
makita natin yung sarili natin. Kung gusto nyo yung magkaroon ng camera para makita yung sarili nyo habang naglalaro kayo para makita yung reaction nyo, ang gawin lang natin, add video capture device, select. So ito yung camera ko. So hindi na siya lalabas dito sa akin kasi naka-add na siya dito sa isa. So ang gagawin ko, ika-copy ko lang siya. Copy, paste reference. So na ito na yung mukha ko. Ang gagawin natin, resize natin siya. Iyon. So ayan, ilagay lang natin siya dito. I-lock natin para hindi magalaw. At kung gusto mo naman maglagay ng background para naman may dating yung live stream mo. So ang gawin lang natin, mag-add lang ulit tayo. Add image background BG. Select lang natin kung saan siya nakasave. So yung akin nakasave siya. Live stream files. So na ito na yung pinakang background ko. Kung mapapansin nyo, nawala yung Mobile Legends at saka yung camera. Ang arrangement kasi nito, kung sino yung nasa taas, siya yung nasa ibabaw. So ang gagawin natin, unlock muna natin siya. Ilagay natin si background sa pinakang ilalim. Yun. So kung mapapansin nyo, ito yung camera. So Mobile Legend, ito yung background. So yun, okay na. Kung gusto mo pa magdagdag ng kung anong gusto mo, tulad ng halimbawa FB Gaming, kapag gusto mo magdagdag image lang, lagyan natin sa baba, lock lang ulit natin, add image ulit, ID, ML ID natin. At kung gusto mo na malagyan ng frame yung camera mo para naman may mas dating katulad ng ibang streamer, so ang gawin lang natin, mag-add lang tayo. Add image browse clipboard. So itong frame na to, nakuha ko lang siya sa Google at gagamitin ko siya as example dito sa tutorial na to. Open lang natin siya, okay. Ang gagawin natin, itatapat lang natin siya dito sa size natin siya. So ito yung huling tips ko sa inyo para magkaroon ng sounds yung Mobile Legends nyo during live stream sa Facebook. May papakita ako sa inyo. Kita nyo ba to sa likod ng computer nyo? Meron siyang green, pink, tsaka blue. So dito sa blue, gagamit kayo ng audio cable. Isasaksak nyo siya dito sa blue ng likod ng computer natin. At pagkatapos nun, i-connect mo siya sa cellphone mo para magkaroon siya ng sounds. So, pakita ko sa inyo example. So, meron akong 3 meters na audio cable, nakasaksak to sa blue sa likod ng computer ko. Tapos isasaksak ko siya sa cellphone. So after that, punta ka sa settings ni OBS Studio, punta ka sa audio. Under audio, pili ka lang dito sa tatlo kung saan mo gusto i-connect. For example, dito sa mic auxiliary audio 2. So i-select mo lang tong line in, then okay, apply. So lalabas na siya dito sa audio mixer ni OBS Studio. So kung mapapansin nyo, dito sa apat, merong dalawang gumagalaw, which is yung Myco at saka yung Mobile Legends. So meron ng sounds yung Mobile Legends natin at ready na siya sa live stream natin. At yung huli natin gagawin, i-open natin yung Facebook page natin.
And then i-type lang natin sa URL itong link na to, facebook.com/gaming/streamer. Ang gagawin lang natin, mag-go live lang tayo. So ang gagawin natin dito para maging consistent yung stream nyo in case ma-disconnect siya or mag-stream kayo another day. Ang gagawin lang natin, i-check nyo lang tong use a persistent stream key. Tapos i-copy mo after nan. At pagkatapos nyan, i-copy mo lang tong persistent stream key, copy. And then i-open lang natin yung OBS Studio. Punta lang tayo sa settings. Sa stream, select lang natin yung Facebook Live. At dito natin pipaste yung stream key natin. Apply, okay. And after that, balik tayo kay Facebook. I-type lang natin, for example, importante na ilagay natin dito kung ano ba yung games na lalaroin natin sa video game. And after that, balik tayo kay OBS. Click natin yung start streaming. And then check natin yung Facebook. Inumay sa atin ng konti. Minimize natin to. OBS. So yun, ready to go live na tayo kay Facebook Gaming. Subukan nating i-live to dito sa aking Facebook page para makita nyo yung output nito. Experience the euphony of suffering. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Turtle resurrecting soon! I only fight for myself. One else. Let's make it. You have slain an enemy. A few inches later. So ayun, ganun lang kadali mag-set up kung paano mag-livestream sa Facebook, Facebook page or Facebook Gaming using OBS Studio and Afower Mirror. Okay. So ang gagawin naman natin kasunod ngayon ay maglalagay tayo ng notification or yung mga lumalabas na pop-up kapag merong nag-share ng stream mo, nag-like at nag-send ng stars. Gawin natin, punta lang tayo kay alerts pop-up. Balik tayo kay OBS Studio, right-click natin. Punta tayo sa browser. Alert list.
lang natin sa URL. Okay. So lalabas dito yung hihingi ni OBS yung user and pass ng Facebook mo para makakonnect ka sa ha. So kailangan mo dito ilagin yung user and pass ng Facebook mo para magkaroon ng connection si Facebook at OBS Studio. So ang gagawin natin dito, i-right click lang natin sa browser, interact, para makapag-type tayo. Testing natin kung magpapag-pop ba yung notification na ginawa natin. So ang gagawin natin, sa alert settings, set star alert. So testing natin. So yun, okay na siya. So ang gagawin natin, i-resize lang natin siya ng konti kasi masyado siyang malaki. Select lang natin yung page natin. Yes lang natin sa lahat. Okay. Bago ang lahat, punta muna tayo sa Facebook pages natin. I-double check natin kung connected ba siya. Save preference. And after that, punta tayo sa alert box. So, ang gagawin natin dito sa baba, copy mo lang tong URL na to para makakonnect siya kay OBS. Right click lang natin, add. Add lang natin siya, browser. Alert. So, yun. Try natin maga test like. Lumalabas na siya, diba? Gagawin lang natin, nare-reposition natin siya para hindi siya nakaharang dito sa baba. Dito sa bitna. Dito lang natin. Okay. Okay lang. Test. Like. Test. Mapapansin niyo yung notification ko dito is yung notification ko dito is naka-customize na siya dahil pinalitan ko siya. Kung gusto niyo palitan yung effects na lumalabas katulad nitong test star, katulad nitong sa star, gagawin natin, select lang natin yung star tab, scroll down lang natin siya, pwede natin siyang palitan dito sa baba lang, under ng image. Dito sa image. So, ang gawin natin, change media lang natin siya. Punta tayo dito sa all files. Punta lang tayo sa all image. So, nandito na lahat yung pwede mong ilagay, pwede mong ipalit, kung ano yung gusto mo, kung ano yung trip mo. At ganun din sa likes, sa share, tsaka sa supports. Ganun din sa follow. So, ganun lang igawin niya. I-customize nyo lang siya. At kapag connected na siya dito sa OBS natin, so makikita naman natin, di ba, lumalabas kapag nagtetest tayo, test like. Katulad na itong like, star, follow, tsaka share.
So, yun. Meron na naman tayo additional dagdag effects sa ating live stream. At kung gusto mo naman additional effects na naman sa mga notifications mo, punta ka lang sa event list. So, copy mo lang tong widget URL. Add ka lang ulit dito sa OBS natin, browser. Lagyan natin is event list. Paste lang natin yung URL. At eto na siya. Ito yung mga So ito yung mga notifications na nagpa-follow, like, stars, shares, etc. So just add it. Ilock natin lahat para sigurado na nagagalaw. For example, mag-test click tayo. So yun, dalawa na yung effects na lumalabas sa atin. Test share. Test star. So ganun lang siya kadali guys, kapag gusto mo maglagay ng mga notifications, effects, widgets, mga event list, gamitin nyo lang yung Streamlabs ni OBS. Okay. So hanggang doon na lang tayo. Kung sa palagay mo natulungan kita sa video tutorial na to, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Peace!